Ng mga santos ay pagdiriwang ng Halloween. Dahil ang Halloween ay ibig sabihin yan ay holy. Hallow, holy. Win is eve of the holy. So kahapon po ay bispira ng pagdiriwang ng mga bispira ng kapistahan ng ating pinagdiriwang ngayon ng mga banal. Be Called TV present the meaning of Halloween. Atin pong panoorin sa video ito para na mga kabikol. Dahil po ang word na Halloween ay galing po sa lumang lingwahe na ito ay ginagamit sa ating mga dasal, like tayo po ay nagdadasal ng Our Father. Halimbawa po tayo ay gumagamit ng Old English sa ating pagdasal. Tayo pa nagdasal, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yun po ay Old English. Ginagamit po yan ng mga words na mga thy art thee hallowed. Yun po ay katawag ng mga Old English dead language. Pero sa ating pong liturgy in the church ay ginagamit pa rin po natin. O kayo po ay gumagamit ng American English in our prayer of the Our Father, ang ating pagdasal ay ganito, Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Na ang ibig po sabihin pa dear friends in Christ, ay yung word na halo ay ang ibig sabihin niyan ay banal. Kaya nga po tayo na nandito ngayon ay gusto natin na tayo ay makasunod sa mga banal sa kalangitan. Kung tayo pa ay gustong susunod sa mga banal sa kalangitan, ipalakpak ang ating makamay. Hindi tayo mukhang monsters, mga bampera at nakatakot. Ang mukha natin ay kamukha natin ng Diyos. Dahil ang pagdiriwang po ng kapistahan ng mga santos ay pagdiriwang ng Halloween. Dahil ang Halloween ay ibig sabihin yan ay holy. Hallow, holy. Win is eve of the holy. So kahapon po ay bispira ng pagdiriwang ng mga bispira ng kapistahan ng ating pinagdiriwang ngayon ng mga banal sa kalangitan. Kaya nga next year kung tayo po ay magdiriwang ng Halloween, huwag nating lagyan ng mga mukha ang ating mga apo, ang ating mga anak, ang inyong mga inaanak ng mga mukha, mga patay, mukhang vampira, mukhang nakakatakot, dahil hindi po sila monster. Sila po ay mga anak ng Diyos. Amen? Kaya nga po, next year, sana po ay susuotan natin sila ng mga suot ng mga banal. Katulad po, suot ni Mama Mary, suot ni St. Joseph, Padre Pio, San Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod at lahat pa ng mga banal sa kalagitan. Dahil ang pagdiriwang po ng Halloween ay hindi mga paniki at gagamba at mga bampira. Ito po ay pagdiriwang sa mga banal sa langit. My dear friends in Christ, it will also lead us in our second point of our reflection. Na ang ating pagdiriwang ngayon ay isang pagdiriwang ng mga nandoon na sa langit. Ang ating tinatawag yun ay saints. Ano po ang ating pagdiriwang ngayon? Saints, mga santo. Saints in heaven. But my dear friends in Christ, there are saints with small letter S. They are also saints. They are also together with our Lord in heaven. Yung mga mahal natin sa buhay na nauuna na sa atin, yung mga kasama natin dito sa ating grupo sa El Shaddai, yung mga kasama natin na nagdiriwang at nagpupuri sa Diyos at sa kanilang buhay dito sa mundo, sila ay nagsamba sa Diyos. Sila ay nananalangin. Sila ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Though they are not declared saints in the annals of the history of the church, of the Catholic Church. But in the eyes of God, they are also saints. Sila ang mga santo with a small letter S. Amen?
Yung mga mahal ninyo sa buhay na nawawala, na nakasama nyo noon sa pagdiriwang ng ating praise and worship every 1st November 1, nawala na ngayon, pero sila po ay ang tularan. Sila po ay magandang puso. Sila po ay mapapalag. Kaya nga, sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon, mapapalag kayo dahil kayo ay kasama ang Diyos sa kaharian ng langit. My dear friends in Christ, yung mga katabi natin ngayon, tayong lahat na nandito ngayon, we are also saints in the making. Tayo po ay santo. Magiging santo po tayo, mga kapatid, sa pananampalataya kung tayo po ay nagpapasalamat, magpupuri, at sa ating pagpupuri ay nagawa natin sa ating kapwa at sa ating mga kasama sa tamahay, sa pamayanan, sa ating komunidad, sa ating bansa. Kayo din po ay magiging banal sa kalangitan. Kayo din po ay magiging santo with a small letter S. Siguro hindi po kayo malalagay sa mga tableyo, sa mga newspaper, sa mga magazine. Hindi po kayo malalagay in the history of the church. Hindi kayo malalagay sa kalaan ng mga santo sa simbahan. Pero dahil po sa iyong kabutihan, you will become saints. Dahil sinasabi ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Yung mga santo, Mother Christ in Christ, with big letter S, they are called saints. Marami po sila. At alam po natin sa talaan ng simbahan kung sino po sila. But when they were alive, kung sila po ay buhay, sila po ay struggling to be holy. Sila po ay struggling to become holy. And just like us, they are ordinary human. Just like you, they are ordinary. But they strive to live a holy life. Dahil po, there is no saint without sin. Wala pong santo na pagluwal na kanilang ina sa kanilang sinabukunan. Sila ay may halo na ang kanilang ulo. Sila ay santo na hindi. Noon sila ay naging tao katulad natin nung sila ay buhay pa. They strive to live a good life. Dahil wala kong saint, S-A-I-N-T. If you remove A and T, you can have the word sin na ang ibig sabihin yan. Walang santo na hindi po sila nagagawa ng kasalanan. They have loopholes, may mga kasalanan, may mga shortcomings, may weaknesses. But they strive to live a good life. And so we ask for their intercessions. We ask them to pray for us just like them. They are already in heaven together with our Lord. Na sana ang ating mga dasal ay isama naman nila sa kanilang dasal doon sa kalangitan. Kaya nga po ngayon ay ipinagdiriwang natin lahat ng mga santo sa kalangitan. Saints in the making, because they go beyond their humanness. They go beyond their human nature. At gumagawa po sila ng kabutihan. They are our heroes in the church. They are saints, heroes, hero ng kanilang pananampalataya because they never waver of their faith, but they hold on to the Lord until the end. Mga kapatid sa pananampalataya, you are saints in the making. Kayo po ay santo in the making. Lahat tayo na nandito yung saints in the making. But we must hold on to our faith. Do not waver your faith. Huwag po tayong mawala ng pag-asa at pananampalataya. Dahil nandyan lang ang Diyos. Ang Diyos ay hindi tumitingin kung ilang beses kang nadapa. Ang ilang beses kang nakagawa ng kasalanan. O hindi po ilang beses kang tumayo sa iyong pagdadapa. Dahil kayo ay hinihintay ng pagbabalik ng Diyos. Because you strive to be holy. You strive to become saints. Magsitayo po tayong lahat at palagpakan natin ang Panginoong Diyos sa kalangitan, ang mga heroes sa atin sa langit, ang mga santo.